Hi, magandang buhay mga bata. Sa Araling Panlipunan ng Grade 5, ang tatalakayin natin ay napaghahambing ang mga tradisyonal at di-tradisyonal na papel ng babae sa lipunan ng mga sinaunang Pilipino at sa panahon ng kolonyalismo. Ang araling ito ay inihanda upang tumalakay at may pakita ang mga tradisyonal at di-tradisyonal na gampanin ng mga kababaihan sa lipunan sa panahon ng mga Espanyol. Ano nga ba ang inaasahan sa araling ito? Una, napaghahambing ang mga tradisyonal at di-tradisyonal na papel ng babae sa lipunan ng mga sinaunang Pilipino. At sa panahon ng kolonyalismo at natatalakay ang pangangailangan ng pagpapabuti ng katayuan ng mga babae. Nang dumating ang mga Espanyol sa bansa, ay naging limitado ang karapatan ng mga kababaihan, lalo na sa pamamalakad sa lipunan. Ano sa palagay mo ang bahaging ginagampanan ng kababaihan sa lipunan sa panahon ng Espanyol? Papaano ito kaiba sa gampanin nila noong panahon ng sinaunang Pilipino? Ano-ano ang mga pangangailangan sa pagpapatibay ng katayuan ng mga babae sa panahon ng kolonyalismo? Halina't pag-aralan natin ang papel na ginampanan ng mga kababaihan noong mga sinaunang panahon sa panahon ng Espanyol. Sa panahon ng sinaunang Pilipino, may katungkulan bilang ina at tagapangalaga sa pamilya. Ina ang sentro ng pamilya. Nagsisilbing pinunong espiritual sa katauhan ng mga katalonan at babaylan. Nagsisilbing tulay din sila sa pagitan ng mga tao at ng mga Diyos at Diyosa. Tagapamagitan upang makausap ng mga nabubuhay ang mga yumao. Nagsisilbing manggagamot sa mga taong may pisikal o supernatural na karamdaman, nangangalaga at nag-iingat sa kultura at panlipunang karunungan o kaalaman ng kanilang lokal na pamayanan. Nagtatakda kung kailan dapat simulan ang paghahawan ng kagubatan at kung kailan magsisimula ang pagtatanim. Ang mga kababaihan ay maaari din silang maging pinuno ng nayon kung walang tagapagmanang lalaki sa katungkulan ang datu. Mayroong karapatang magkaroon ng ari-arian, maghanap buhay at makilahok sa kalakalan. Maaari ring pumili ng mapapangasawa, hiwalayan o diborsyuhin ang asawang lalaki at mag-asawang muli. Pagbibigay ng pangalan sa anak. Ngunit nagbago sa takbo ng panahon ng kolonyalismo. Tulad na lang ng tradisyonal na bahaging ginagampanan nila. Sila ay mga pantahanan lamang. Ikalawa, inaasikaso nila ang pangangailangan ng kanilang asawa at mga anak sa tahanan. Tungkulin ang kanilang asawa na ibigay sa kanila ang kinita sa paghahanap buhay. Hindi sila pinapayagang dumalo sa mga kasayahan ng nag-iisa. Hindi rin sila kinakailangang makaabot sa mataas na pinag-aralan tulad ng pagiging doktora, manananggol o inhinyera. Sinasanay silang maging mabuting may bahay at mapagmahal na ina. Maria Clara, ito'y simbolo ng pagiging mainhin, mainahon, mapagkumbaba, matimpi at maingat sa pagkilos. Ano naman ang di-traditional na bahaging ginagampanan ng kababaihan? Nagpamalas ng talino at katapangan upang ipaglaban ang kalayaan ng mga Pilipino. Ngayon na pag-aralan na natin ang mga gampanin ng mga sinaunang babae sa lipunan sa panahon ng kolonyalismo. Subukan natin sagutan ang mga sumusunod na katanungan.
Basahing mabuti ang bawat sitwasyon, sagutan kung tama o mali ang isinasaad nito. Una, ang mga babae ay katuwang sa pamumuhay. Hindi sila katulong na tagasunod sa utos ng sinuman. Ikalawa, tunay na ang mga kababaihan ay hindi lamang kasama kundi katuwang sa pagpapaunlad ng bayan sa lahat ng panahon. Ikatlo, sa ngayon ang mga kababaihan ay unti-unti na ring napahalagaan sa lipunan. Ikaapat, dapat na isakatuparan ang pagpapahalaga sa katayuan ng mga kababaihan sa lipunan. At panglima, maraming kababaihan ngayon ang nagiging biktima ng karasan sa kadahilan ng nawawala na ang paggalang sa kanila. Tandaan natin, marami ang ginagampanan ng mga kababaihan sa panahon ng sinaunang Pilipino hanggang sa panahon ng kolonyalismo. Tradisyonal ang tawag sa mga kababaihan kung sila ay mananatili na lamang sa kanilang tahanan upang paglikuran ng kanilang pamilya. Di tradisyonal naman ang tawag sa mga kababaihan na lumalahok sa iba't ibang gawain upang mapaunlad ang kanilang sarili maging ang bayan. Ihambing mo ang kababaihan sa panahon ng ninuno at sa panahon ng Espanyol. Ano ang kanilang pagkakatulad? Ano ang kanilang pagkakaiba? Sipiin ang Venn diagram at isulat ang iyong mga sagot sa sagutang papel. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Shoutout nga pala kay Avril Loman ng Grade 5 Mercury.